Tito Winnie. Panibagong adjustment na naman ang nangyayari para sa mga batang balik eskwela. Ay, totoo, Ate B. Hindi lang mga estudyante may adjustment dahil pati mga magulang may mga pagbabago rin na kailangan gawin. Promise! At... todo asikaso si Lolita para sa mga kakailanganin ng kanyang mga apo sa school. Sa hirap ng buhay, sinisiguro niyang nakakapaglaan siya ng budget para sa edukasyon nila. Since birth, ako na talaga nag-alaga. Yung panganay, grade 6 ngayon pasukan. Yung pangalawa, grade 2 ngayon pasukan. Ito, kinder. 100% talaga. Talagang gustong-gusto ko mag-aral sila. Talagang gagawa ako ng paraan para lang makapasok sila. Kasi ang mahal talaga ng mga bilihin ngayon. Hindi naman pwedeng hindi kasama yung ano. Talagang dapat i-budget yun sa mga bata. Dahil ilang linggo ring nagbakasyon ng mga bata, challenge na naman ang muling pagsisimula ng klase. Kaya ang kanyang winning discarte number 1, gumawa ng schedule o routine na susundin ngayong balik eskwela na. Yung mga gamit nila na ano, inaayos ko na yan. Tapos parang inahanda ko na rin sila, pinagsasabihan ko na rin sila, nag-start ng pasok, wala ng cellphone. Pwede nyo hawakan ang cellphone pagka Sabado at Linggo na lang. Pagdating pa lang nila niyan sa school, magtatanong na ako kung may assignment ba. Dapat maagang matulog kasi kinumagahan, may pasok na. Ang winning discarte number 2 naman niya, pinaghahandaan niya ang babaunin ng mga apo para ganahan silang mag-aral at magkaroon ng sapat na enerhiya araw-araw. At syempre mga ating mga kuyang, dahil maulan ngayon, huwag kalimutang pabaunan ng mga bata ng payong o kapote. Isama na rin ang bota para paglublob sa tubig, hindi sila magkaroon ng leptospirosis. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.